So, welcome back mga crank. So, good day sa inyo lahat. Today, mag-review tayo regarding sa cleat shoes. So, review natin regarding sa RC3 at sa RC9 siroto natin. So, comparison at the same time, gawin ko rin ng review tong ating sapatos na spear. So, 2 weeks ko na siyang ginagamit. Tara, gawin natin! So, start off tayo sa RC3 natin. So, kung makikita nyo, single dial lang siya. Yung ating BOA. So, parehas naman sila naka-BOA. Ito naka-single lock. So, ito wide siya. Nasa size 42. As you can see, yung ilalim niya may ventilation din naman dito. Isa. Ang sole niya is parang hard plastic lang siya. Overall, okay naman siya. Pakita ko rin yung inlay sole niya. Ngayon yung inlay sole niya. Sorry, medyo madumi. So, yun yun. Pakita naman natin ngayon yung ating RC902, which is ito. So, ito, 2 weeks na natin siyang ginagamit. Kung makikita nyo siya, dalawa ventilation niya. Meron dito sa taas, meron din sa baba. Ayan, pinapasukan yan. So, meaning, mapasok yung hangin dyan para hindi ganun pawisan yung paa natin. So, yung dial naman niya, BOA din na dalawang dial. At, ayan, pakita ko lang din yung sole niya. So, yan is carbon. Carbon made siya. So, meaning, mas matigas siya, mas stiff siya, mas magandang tapakan, hindi siya mag-flex. So, pakita ko lang din yung loob, yung inlay sole niya. Mabilisan lang din. So, at ito. Pakita ko lang sa inyo. Pinalitan ko yung sa ilalim niya. So, pag bumili kayo ng gantong sapatos, may kasama siyang pampalit sa may arch support. So, pag bumili kayo yung spear or RC9 or RC29, meron siyang kasamang pampalit nito. So, ako, pinalitan ko na siya. Yung nakalagay lang kasi nung una is yung isang klase. So, ito yun. Kasama siya sa sapatos. Makikita nyo, nakalagay siya sa parang pouch na maliit. So, kung makikita nyo, may nakalagay dito na right, tapos nakalagay dito medium. So, ang ginawa ko, dahil medyo flat foot ako, tatanggalin mo lang siya. Parang naka-velcro lang siya yan. Tanggalin mo lang. At ayun, sasalpak mo lang siya dito. Which is, ito nga yung pinalit ko, yung kulay pula, nakalagay high, na kulay pula naman siya. Sabi nga, pula. So, yan. Salpak mo lang siya dyan. At goods na yan. Pagkasalpak mo, mas may support na yung arch natin. Lalo na sa mga katulad kong flat foot. Mararamdaman mo yung difference yan. Sabihin yung paa mo, mas marami siyang support. Mas magandang isig pa. So, yan. So, yung mga features na madaliin yung mapapansin sa dalawang sapatos na to. Bukod sa presyo, syempre, medyo magkalayo ang presyo nila. At kung kitang-kita nyo rin naman, mas matabang tignan to yung RC3 kumpara din sa RC9. So, both wide naman sila. Yung nga lang, mas mukhang bulky lang talagang tignan tong RC3. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo pag sinuot natin. So, tara! So, ayan mga crank, naisuot na natin sila parehas. So, syempre, kailangan natin higpitan. So, dahil nga BOA to, pindutin mo lang. Pagkapindut mo, ikot mo, kusa na yung humihigpit. So, itong ang RC3 is single dial lang. At itong RC9 naman, 02 is dalawa. So, yan. Ikot mo lang din. Ang kabila. Hanggang sa tamang fit na sa paa mo. So, pwede mo pa siyang higpitan kung gusto mo. Ayan. So, ito. Compare na natin. Kitang-kita naman, mas malapad talaga ito kesa dito. So, another thing pa naman, notice nyo is dito is merong space. Pag nagbabay ka, nag-flex yan, gumaganyan pa yan, umubo ka siya dito sa side. So, medyo malikot yung paa natin pag itong RC3. Unlike pag itong RC9, medyo, ayun, kita nyo yung fit. Yakap na yakap yung paa mo. Ayun, oh. Unlike dito, minsan nag-flex pa yan. Nag-fold pa yan banda dito. So, yun lang. Sana nasagot ko yung question na nagtanong sa atin mga kang. At ayun, sa susunod, gawa pa tayo ng more videos regarding sa mga request nyong video. Basta meron ako nung papareview nyo, ha. So, yun lang. Sana nakatulong. Ride safe sa inyo palagi. Peace out!